Hi guys! So, hello ba ang lamig ng inyong air conditioning system? O kaya naman, kakapaservice nyo pa lang, wala namang leak yung air conditioning system nyo, bagong karga ng refrigerant, parang kulang na kulang pa rin yung lamig niya. So, maaaring isa sa mga dahilan na yan mga boss is yung masyadong umiinit yung ating condenser. So, sa mga hindi nakakaalam kung ano yung ating condenser, andito siya sa harap ng ating radiator. Ito radiator natin, yun yung ating condenser. Okay, so part siya ng ating air conditioning system. Kapag masyadong umiinit yan mga boss, mainit din or hindi ganun kalamig yung ibubuga ng ating mga blower. So, isa sa factor para mapalamig yung ating condenser mga boss is yung ating cooling fans. Yung radiator fan natin, tsaka yung ating condenser fan. Kailangan mga boss, kapag naka-air conditioning system na tayo, gumagana yung ating mga radiator fan. Yun para masiguradong lumalamig yung radiator at lumalamig yung ating condenser. So pag isa sa kanila ang hindi gumagana during aircon, hindi talaga sapat yung magiging lamig na ibubuga doon sa loob. And also ang isa pang magiging cause niya is masyadong tataas yung temperature ng ating makina kapag nag-aircon tayo. Kaya napakahalaga mga boss na masigurado natin na dalawang fan natin ang gumagana. So last time, gumawa ako ng video, nagpalit ako ng radiator fan kasi bumigay yung radiator fan ko. And nung isang araw na bumiyahe kami, yung condenser fan naman ngayon ang nag-malfunction. Actually gumagana pa siya, pero nag-malfunction na siya. Minsan gumagana, minsan hindi. So hindi pwedeng ganun. Kailangan lagi silang gumagana. Okay, titigil lang sila kapag nag-disengage na rin yung ating compressor. So ito, yung ating condenser fan motor. So sa video na to mga boss, ituturo ko kung paano to palitan. So sa pagpapalit ng condenser fan mga boss, meron tayong dalawang ways na pwedeng gawin. Yung isang way, medyo mas matagal at saka may maapektuhan. Yung pagtatanggal ng intake manifold, pag tinanggal natin to, luluwag dito, di ba? Okay, so madali na natin matatanggal yung ating condenser fan. Pero pag nagtanggal tayo ng intake manifold, nagtanggal tayo ng throttle body, kailangan natin mag-throttle idle relearn o kaya mag reset. Okay, so may mga sasakyan na kakailanganin pa ng scan tool para ma-reset yung kanilang idle. Okay, pero dito hindi na natin gagawin yon. Ang gagawin natin mga boss is mas maraming babaklasin pero mas mabilis. Dito tayo, babaklasin natin to, babaklasin natin yung bracket, okay, para matanggal natin yung condenser fan dito sa ibabaw. So tanggalin muna natin tong cover na to guys. Ayan. So next natin tatanggalin itong hood lock natin, tapos itong bracket ng radiator, dalawang bolt yan, isa rito, meron din dito sa kabila. Tapos ito yung tatanggalin natin sa susunod, ito, tsaka to. Pag natanggal natin to, malalabas na natin yung ating radiator fan. So natanggal na natin yung ibang mga bracket, pero mapapansin nyo hindi pa siya matanggal kasi meron pang bolt na nag-hold dun sa ilalim. Isang diretso kasing bracket na to mga boss, dun sa ilalim tatanggalin natin yun. Ito guys, isang bolt na kailangan natin tanggalin, ito, ayan, isang piraso rito. Tapos pag natanggal natin yan, itong buong bracket na to, mahuhugot na natin yan pataas. Patanggal yung kahuli-huli ang tornilyo sa ilalim, maangat na natin itong bracket na to. Actually hindi nyo na kailangan tanggalin ng gusto, kailangan nyo lang siyang i-alis ng konti para makuha natin yung radiator fan, yung condenser fan. Next, tatanggalin na natin mga boss yung dalawang bolt na nag-hold sa ating condenser fan. Tapos ngayon, ang trick dito, pag inangat nyo kasi yung condenser fan, pipigil yung reserve tank. Ngayon sabay nyo silang tatanggalin.
Putin nyo muna yung hose dito sa ating radiator. Ayan. Ayan. Nagpasuyo nga ako na. Gurasan na rin natin. Ayan. Tapos, disconnect nyo ngayon yung ating socket. So itong ating reserve tank, so since mahirap din itong tanggalin, sabay na natin ang paglilinis to. Tapos, para matanggal natin itong fan, may tatlong tornilyo yan. Yan yung luluwagan natin. Yan, tapos ito yung motor na kailangan nating palitan. Minsan gumagana yan, minsan nagmamalfunction. Hindi pwedeng ganun, kailangan lagi siyang gumagana. Kaya palitan na rin natin. Pero hindi niyan tatlong tornilyo. Ayan. Ayan naman guys, kakabit na natin yung ating bagong radiator fan motor. Ayan. Tandaan nyo, dito sa shroud natin, ito nasa lower part. Okay. So ganyan natin ikakabit yan. Nakapatayo yung logo. Ayan. Actually, wala naman ang sinusunod na position yan. Pero kung gusto nyo lang na medyo uniform, tapos kabit nyo ngayon yung mga screw. Ayan. Next natin ikakabit yung ating mismong fan blade. Guys, ibabalik na natin itong ating condenser fan. So katulad kanina, sabay natin ipapasok yung reserve tsaka yung ating fan. So kunin nyo muna yung connector ng ating fan. Tapos i-connect. Then, make sure mga boss, nakapasok to dun sa butas, sa bracket niya sa ilalim, pati yung ating reserve. Kailangan nakapasok dun sa butas niya. Sabay din natin yan ipapasok. Kunin nyo ngayon yung bolt ng ating sarat sa reserve tank. Ayan. Tapos yung hose ng sa ating radiator papunta sa ating reserve tank. Pasok nyo na. Ngayon, babalik na natin tong bracket na to. Then ikakabit na natin lastly itong ating hood lock. Last, syempre ibabalik na natin itong ating cover. Tapos lalagyan na lang natin yung mga bumper clips. After natin magpalit mga boss, the last thing na kailangan natin gawin is syempre paandarin yung ating air conditioning system. Hindi nyo na kailangang paandarin yung makina. Para lang naman matest natin yung radiator fan kung both silang gumagana. So ikakabit lang muna natin yung negative terminal ng ating battery. Turn on nyo lang yung ating ignition switch.
Yun yung na kailangan paandarin yung makina. Pero option nyo, kung gusto nyo paandarin yung makina, walang problema. Then turn on nyo lang yung aircon. Then check. Kailangan nyo mag-check ngayon kung gumagana yung dalawang radiator fan natin. Okay, gumagana sila pareho guys. Ayan, makikita nyo. Gumagana na yung ating condenser fan. Gumagana yung ating radiator fan. Yan. So with this mga boss, ma-assure natin na yung ating radiator tsaka yung ating condenser ngayon is mapapalamig na nung ating dalawang fan. So with that, assured tayo na syempre mas lalamig na ngayon yung ating air conditioning system. Okay? So sana ngayong araw na to mga boss, meron po tayong natutunan sa ating video ngayong araw na to. Salamat po sa inyong panonood at kita-kita tayo sa sunod nating mga tutorials.